Parang dinigitize lang natin yung problema. Hindi natin ni-resolve yung problema. Dinagdagan pa natin yung problema. At the same time, may penalty pa ngayon dahil sa NPC. Yo, what's up guys? So, ito na naman tayo, nagbabalik yung inyong InfoSec Dad. Kung nga pala, si John Patrick, sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm a cybersecurity enthusiast, so I love learning about cybersecurity. And ang page na to, for your background, is all about mentoring charity events and so on and so forth. So, bago tayo mag-jump up sa ating topic ngayon, is i-like nyo na itong video na to. Click subscribe and click na rin yung bell para at least ma-update kayo sa mga bago nating contents dito sa channel natin. So, okay guys. Ano bang magiging topic natin ngayon? So, ang topic natin ngayon is all about dun sa ugasan mo lahat ng pinggan! Hacking ng mga websites ng government. No? Ano nga ba yung mga nagiging reason at palagi na lang na-hack yung mga government? So, hindi natin totally iaano yung paano hinahack o alam natin bakit nahahack, di ba? So, it's an overview discussion lang at ito is everything is all about on my opinion and based din sa experience ko at nakikita ko. Hindi no? Totoo yan. So, and syempre yung mga nababasa nating article, bakit nangyayari yon? Laging nagiging same issue pa rin yung mga governments natin is nagkakaroon ng breach and leak. Okay? So, unang-una, bakit nga ba na-hack yung government websites natin? Siyempre, unang-una, siyempre, marami din. Siyempre, pag government site yan, may talagang target yan. Automatically. No? Yung mga hacktivists na tinatawag natin. And then, pangalawa, is yung mga security researcher. Yung mga security researcher kasi, pag nag-research yan, throughout the internet yan eh. No? So, they are using Google, Bing, Shodan. So, yung different OSINT tools, yung open source intelligence tools na available sa internet. So, there is a chance na may ma-identify sila ng mga assets ng government na exposed talaga sa public. No? And then, syempre, out of curiosity, syempre, security researcher ka nga, i-check mo yung kung valid ba talaga siya or talagang positive yung findings mo based doon sa research na hinahanap mo, yung tinitignan mo throughout the internet. No? Kasi yung iba, nagte-check na ng research na gano'ng karaming vulnerable sa ganito or may bagong lumabas na vulnerability sa ganitong product and so on, then you will try to search it on the internet, di ba? Diyan may kita yung mga misconfigurations, exposed na mga documents and data, no? Katulad sa nangyari sa... Okay, balikan natin. Ito. Katulad sa nangyari dito sa ating website, no? Na sa Solicitor General of the Philippines. Yan. So, ito yung good example or ito yung pwede natin maging reference sa discussion natin today. And at the same time, yung PhilSys na rin. No? Something. Ayusin natin yung camera. Parang baliko eh. Yeah. So, yun. Yun sa nangyari naman sa Solicitor General is na-expose yung mga confidential and private informations doon sa website nila. Sabi nila, no? So, I don't know, hindi ko pa nakikita yung mga dumps na to or yung mga documents na to. So, hindi natin pwede pang i-assume na yan talaga yung mga documents. Pero, ayun, hopefully, makakuha tayo ng valid information talaga na ayun yung mga documents na. So, dito is yung mga na-leak is yung mayroong mga classified documents,
may mga document containing sensitive words na, for example, dinamita ng private, confidential, password, witnesses, and strategy, no? And then, yun, yung mga sensitive topics na tinatawag. So, di ka pwedeng macho dancer, pwede ka nicho dancer. Yung karamihan sa sensitive topics is yun, katulad yan, na merong nuke, merong military, na merong terrorism, and so on and so forth, no? So, intelligence information naman to. Okay? So, ito is paulit-ulit na nagiging issue na lang sa mga government website natin. So, ano ba yung nagiging problema? Yun nga. Security researcher, katulad nung nag-report na company na to, nakita lang nila from the wild using keywords, no? And then, i-identify nila na related yung mga documents sa Solicitor General. So, yun yung sinabi ko kanina na security researcher accidentally discovered vulnerabilities in sensitive information. And second, yung misconfigurations. Okay? And yun, vulnerability ng mga softwares na gamit ng applications na yan, mga services, for example, yung mga open ports, no, na hindi naman dapat ginagamit pero naka-open and then naka-config lang siya as default, yung mga users and so on and so forth. So, yun yung mga nagiging problema. Okay? So, ayan si researcher, yan yung tatawag natin white hats. No? Yung talagang nag-research yan sila and then they will report it. No? So, later, pag-uusapan natin yan. Yung sa reporting. Paano mag-report or ano nagiging challenges sa mga researcher pag nag-report sila sa government. Even in private sectors. No? Okay? So, yun. Most likely, kasi lahat applications, web applications, websites, yun yung mga nade-deface. Kasi yun yung publicly available. Yun yung nakikita ng mga tao, no? Tayo, nakikita ko rin. Okay? So, ano yung naging problema? Isa nakikita ko, yung pag-develop pa lang ng application, doon nag-start yung problem sa pag-develop. Okay? Dapat kasi planning pa lang, dapat ini-include na yung security sa planning. Ano ba yung kailangan kasama? O hindi ko mamabanggit lahat, pero siguro ito lang yung sa akin, yung key takeaway ko lang dito na makita kong useful is kailangan, ang planning meron ng risk management o yung threat modeling na tinatawag. Ina-identify mo yung threat, ina-identify mo yung risk. Kasi pag yung threat, ina-identify mo sino yung mga pwedeng maka-access. O syempre, pagka publicly available yung application mo, so yung anonymous user, yung anonymous user, yan lang yung parang nagbibisit lang, walang account doon sa website mo or sa application mo, nagbabrowse lang, ayun, anonymous user. And then meron kang registered user, ito yung mga user mo na. Right? So, meron naman yung mga nagsasubscribe lang doon sa email mailing list mo, nagbabrowse ng mga products, and so on and so forth. So, iba-iba. So yun, kailangan meron threat modeling and risk management to identify yung risk appetite ng application mo. Yung pinaka-overall risk and threat mo doon sa application na ginagawa ninyo. So risk identification. So identify natin na ano ba yung mga information na i-collect natin. No? Pagka-collect niya, syempre i-process natin. Pagka-process niya, i-store natin. Yan. So, bago ka mag-collect, bago ka mag-process, and bago ka mag-store, dapat dumaan muna yan sa data classification. So, isang part yan ng risk management, yung data classification. Ikinaklassify mo yung data doon sa application mo. Dahil once na hindi mo identified yung risk, hindi mo alam kung ano yung pinoprotektahan mo. Yun lang ang masasabi ko. Hindi mo alam ano yung pinoprotektahan mo. Hindi mo alam ano yung hawak mo. Hindi mo alam ano yung pinoprocess mo. Hindi mo alam kung ano yung kinokollect mo. Okay? So, once na may data classification ka na, alam mo na yung levels ng risk ng mga datas na yun. So, magdi-design ka na ngayon, dun pa lang sa planning, magdi-design na kayo ng diagram, no, paano yung data flow, tapos magkakaroon niya ng data boundaries hanggang saan lang.
right? So for example, nag-upload ng file, PDF document, no? Government ID, ma-store yan sa database. Okay? So pag nag-store yan sa database, may mga security controls yan in back end. Tapos yung data boundary mo, ibig sabihin yung document na yan, once na-upload na yan, mayroong unique identifier yan na sa ganitong user yan, yung IDs na yan, at saka yung mga information na yan. So automatically, hindi siya accessible to that application. So kung ma-breach man yan, yung mga IDs and information, hindi makikita doon. Okay? So, yun yung mga example ng data classification. And then at the same time, yung ayun yung pag-collect, no? Mag-register ka sa registration mo, alin ba dun yung mga critical or sensitive information. So, pag nag-collect na siya, ipoprocess mo na siya, paano mo pinoprocess? So, kailangan i-disclose mo kung sineshare mo ba yun sa third party and so on and so forth. Diba? Paano mo ginagamit? Dapat naka-declare yan sa data privacy policy mo, no? Alam dapat ng user kung paano mo pinoprocess the whole process, collecting, processing, and storing. So pagka storing naman, i-stored mo na siya, makakatuloy yung data classification, ano yung mga kailangan mong i-encrypt? Like for example, sa database na to, nandiyan naka-store yung username, password, email, and full name. Sa apat na data na yon, ano yung kailangan mong i-encrypt? Kasi hindi naman yan lahat kailangan i-encrypt mo kung tutusin. Unang-una, pag in-encrypt mo lahat ng data mo, tatamaan yung performance sa application mo. Okay, yung data masking na tinatawag natin, i-mask mo lang yung certain information. Like, okay, discuss kayo, kailangan natin i-encrypt yung username and password. Okay, tapos yung email and full name as is na siya in plain text. Kasi mataas ang chance, sa akin na example lang ha, yung name is publicly available siya. Pag sinerch mo, lalabas talaga yung pangalan mo, lalo na kung ginagamit mo sa Facebook. Email mo, lalabas siya if ever ginagamit mo sa mga social media accounts mo. No, sa YouTube, IG, okay, and so on and so forth. So, lalabas talaga siya. So, yung username and password is critical siya kasi magkakaroon ng access doon sa account. No? So, if ever na ma-breach, mababa yung impact. Kasi, makuha man yung username and password, encrypted naman siya. Tapos, yung email mo and name mo, publicly available siya and anyone can search you on the internet. So, yun lang yung example. Okay? Example lang yan. Depende pa rin yan sa requirements ng company. Hinahalin tulad lang natin yan yung mga possible na pwede niyong pag-usapan internally. So, yun ha. So, dinidiscuss lang natin yan kasi katulad ng sa mga incident na to, yan, nalilik yung mga database, nalilik yung mga documents and intelligence report. So, yun yung mga way na pwede natin ma-reduce yung impact. Okay? Bakit kailangan natin ma-reduce yung impact? Kasi sa risk management, dyan mo kailangan i-identify siya para yung impact mo malesen. Dahil walang 100% unhackable yung system. Always yan meron mag-break, may kaya mag-break sa system na application mo ang support mo. Kaya, ang kaya lang natin gawin is i-reduce yung impact. Walang silver bullet na solution para dyan. Ang maganda lang talaga, ulitin ko, reduce yung impact ng breach. Okay? So, okay, nandun na tayo sa planning, na-design na natin, ano yung poprotektahan nating details, yung mga information, ano yung encrypt, yung pag-transfer ng information is lahat naka-under ng SSL, TLS, o encrypted naman yung communication, so on and so forth. Alam na natin yung mga i-display natin, blah, blah, blah. So, may mga security controls na dun sa planning. So, once na nag-develop na kayo, yan. So, sa development, nakaano na siya, naka-align na ano yung mga information na kailangan i-encrypt, yung saan na, so on. So, doon papasok ngayon yung business function. Correct? So, yung business function, dyan na yung pag-register, pagka-register niya, ano yung magiging flow niya, magkakaroon ba ng email verification, magkakaroon ba ng OTP yan. Tapos, pagtapos na ma-verify yung sarili niya, mag-login siya sa portal using the username and password,
So, gusto mo ba na mag-generate ng temporary password yung application mo? And then, once na mag-login siya doon, automatically mag-ask ng change ng password. So, depende sa business requirement. So, okay na yon. So, palagi na, may account na siya, and so on and so forth. Update niya yung information niya sa loob. Blah, blah, blah. Upload ng documents. Then, after that, magla-log out siya. So, yun yung mga possible na functions, business functions na kailangan ng application mo. Depende, no, dun sa application mo. So, kung may payment naman yan, so, paano yung mga payment functions mo, and so on. Itetest ngayon under yan ng UAT, yung tinatawag natin User Acceptance Test. So, tinitingnan yung business function kung talagang nagpo-proceed yung payment, o minsan tinetest pa nga yan. O, try ko magbayad ng piso, tignan mo kung magre-reflect niya sa backend, and so on and so forth. So, tignan mo kung maano yung transaction number, blah, blah, blah. So, lahat yan, kung lahat ng business requirements functions na yan is pumasa na, naka-register na, naka-login na, nakapag-transact, nakapag-change ang password, or nag-update ng details niya, nakapag-save, nakapag-logout, and so on and so forth, okay na. Maganda pa yung UI, so very impressive. Ang nakakaligtaan dyan sa area na yan is yung security testing na tinatawag. No? So, sa security testing kasi is iba pa yon. Dahil yung UAT mo, yung business function mo, security testing, ito try niya i-bypass yun or dayain yung mga functions na yan. Yung mga business logic na tinatawag, itetest niya yan, tatry nilang mag-inject ng code kung mababypass yung login, itatry nilang i-check yung mga URLs, kung possible ba na mayroong user redirection, and so on and so forth, input validation sa mga XSS, cross-site scripting, and so on and so forth. So marami, kailangan pang i-testing. Pero kung isa-isahin natin yung napakahaba, depende pa sa laki ng application, yung magiging scope ng testing. So yun yung wala. At kung meron man, hopefully kung meron man, naka-document ba? Bakit ganun? Meron pa rin mga nagli-leak. So para sa planning pa lang, wala na eh. Kasi based nun sa mga nagli-leak, ayun eh. Diba? Nakikita na natin na bakit nandun yung mga documents na dapat yan hindi accessible in public. Okay? And then, dadating yan sa beta testing. Sa beta testing, dyan na yung papasok na. So, nag-security testing ka internally. Tapos, pinix na. And then, umokay na. Good to go to beta na. No? Kailangan na yung mga, ng, ano yan, ng third party pa rin. Bakit kailangan ng third party? Para maiwasan yung biases doon sa internal. Okay? Yung mga conflict of interest and so on and so forth. Kasi mamaya, sabihin, hindi, ipasa mo na yan. Guys, ano, i-beta na muna natin after ng beta. Basta mapasa na sa beta yan at saka namin i-fix. May mga ganyang incident. Pero, yung iba kinoconsider, depende sa risk or yung criticality ng findings. No, kasi yung security testing na yan, talaga nagiging showstopper yan. Kaya minsan hindi nila sinasama sa UAT yan or sa development phase. Lalo na kung nagde-develop na or meron ng something. So, yan yung mga functions na hindi nakikita. So, pwede sabihin natin yung sa development phase kasama na yung beta testing hanggang beta testing. So, tinetest na yan. May BAPT na yan. May network and application layer testing, security testing na yan. And a third party. So, yung third party kailangan din, yun nga sinasabi ko, para maiwasan yung biases. And at the same time, may attestation letter yan na talagang na-fix na yung mga findings. Yan. So, may certificate na nirelease ang third parties dyan. And then, once na resolve yan, no, may alpha na yan. So, pupunta sa alpha, then release. Pag na-release na siya, no, dyan na papasok yung continuous feedback na tinatawag. So, kung mature na yung organization, mature na yung agency, may budget sa agency, dyan na pwede pumasok yung bug bounty program, vulnerability disclosure program, or yung responsible disclosure program na kailangan nilang gumawa ng policy kung paano sila, kung paano yung mga researcher mag-send ng reports doon sa agency na yan. Yan yung mga katangian na wala. Even government and private sector, wala.
kung meron man, ang tagal ng response. Diba? Katulad ng sa Solicitor General, ewan ko kung gaano katagal dumating yung response, diba? And then at the same time, once na nag-report ka pa, kahit na wala silang Vulnerability Disclosure Program, minsan nababantaan ka pa na pahuhuli ka. Tinatry mo infiltrate yung system nila. Diba? Na without permission. Pero basically, nakita mo lang in the wild, na-Google mo lang something like that, yung tinatawag natin Google Dorks, or sa Shodan, nakita mo na may exposed services na ganito na related sa vulnerability, tapos may report mo. So, minsan, iba yung pagkakaano nila dun sa reporting eh. Parang, ewan ko, parang ang sama ng loob nila once naka-receive sila ng report na vulnerable yung system nila. Eh, dapat maging thankful pa nga tayo kung meron ganun. So, yun. Ano ba yung mga challenges? Kasi na-discuss na natin na bakit niya ba na-hack yung mga government website? Diba? So, mga exposed information, hindi na ma-manage, diba? Maayos yung mga websites. And then, pag-develop pa lang ng applications, marami ng gaps. So, ano yung mga challenges? Number one is yung top management support and awareness. Ako ang kakausap. Dahil yung support ng top management, yan yung pinaka-importante sa lahat. Kahit na sabihin mong napakarami mong initiatives, napakarami mong magagandang strategies na gustong gawin, pero walang support ng top management, useless lahat yan. Wala kayong convincing power. Sayang yung effort mo, sayang yung yung presentation mo, sayang yung design mo sa network mo, no? Sayang yung plan mo to build a team, a response team, so on and so forth, di ba? Pag wala talagang support ng top management at hindi sila aware. Bahala ka sa buhay mo! So, kailangan talagang magaling ka mag-explain. So, hopefully, yung government natin, maging open sila sa ganyan. Diba? Maging centralized yung standardization, yung response, yung classification, dapat may isang centralized policy sila. No? And standard pagdating sa ganyan. Dahil yung yun nga, yung work ko sa US, which is we're working with, for the CMMC standard for defense information security. Siya nakapokus sa defense, lalo na sa defense and defense contractors. So, kailangan mag-comply sila doon bago sila makakuha ng, or kumbaga dito sa atin, hindi ka makakapag-bid sa mga defense agencies kung hindi ka complied sa CMMC standard. So, pag binasa niyo yan, makikita niyo yung beauty ng CMMC kung totoo sa standardize yung buong classification nila ng mga information, pati emails and documentation, yung mga headers and footers, and so on and so forth. So, sobrang detalye yung information niya. So, top management. Unang-una. Pangalawa, syempre, budget. Kung hindi yan maintindihan ng top management, hindi yan maintindihan at wala silang awareness, hindi ka maaprubahan ng budget yan. Kasi napakalaking investment. Kung wala kang budget, pwede mong gawing yearly road mapping na lang yan. So, meron kang projection, sabihin natin na ganitong budget, ito lang yung budget mo for this year, i-roadmap mo sa ibang year. Di ba? Pero kung kaya mo at magaling ka mag-explain at makapagpa-approve ka na additional budget, why not? Di ba? So, ganun naman yun. Pwede mong gawing roadmap na lang. O at least meron ka ng roadmap, meron ka ng plan. Dahil sa budget ko na to, ito muna gagamitin ko, and so on. Then next year, para maka-request ako ng budget, ito. So meron ka ng projection. Budget. Pangatlo, pag bumili ka ng mga, approve na yung budget mo, bumili ka ng mga tools, appliances, napakamahal-mahal, wala ka namang manpower na magmamanage nun, useless ang investment. Oh my God! Okay? Same as once na nag-run ka ng continuous feedback or yung Vulnerability Disclosure Program and Bug Bounty Program, need pa rin ng budget yan kasi kailangan mo ng manpower. So, kailangan mo mag-hire ng tao. So, meron pa rin budget yan na requirements na tinatawag. Diba? For example, sabihin natin magpamigay ka ng mga t-shirts or swags, diba, sa mga magdi-disclose. So, budget pa rin. Correct? So, ganun siya. And then, kailangan mo din ng procedures
processes yung handling na incident, kailangan mo din ng tao dyan. May mag-triage pa dyan, mag-investigate pa yan at i-reproduce pa nila yung mga reports. Hindi nyo lang alam pagka meron kang vulnerability disclosure program. Bulky yung report niya kung tutusin lalo na yung mga first month to second month, ewan mo third month. Masyado kang mareklamo, gusto mo na umuwi. Ang dami niyan, di ba? At the same time, hindi porket na-scan na siya, no? Eh, tapos na-comply na siya dun sa scanner, secured na yan. Ayun nga, tinatawag natin business logic. Yan yung mga hindi nakikita na scanner na kailangan i-test ng tao manually, no? Yung mga logical testing, okay? So yan, triaging and investigation and reproduce ng mga reports na yan. So pag meron ka niyan, kailangan mo pa rin ng communications policy and standard. Yung communication policy and standard mo, paano sila magre-report sa'yo, anong email, kailangan ba encrypted siya via PGP, and so on and so forth. So ano yung requirements mo para secured yung pag-send mo ng report? At sino ang kailangan mag-receive ng report mo? Internally naman, paano yung escalation niyan? Diba? Sino yung unang ha-handle niyan? And so, paano if it ticks? Paano ka mag-ipag-communicate dun sa nag-report? Diba? Kasi syempre, kailangan pag nakita na yung report, i-identify ng mga bosses yan or ng mga managers yan na kung gaano katagal mag-fix yan, i-communicate nyo ulit yun sa researcher. So, kailangan talaga ng manpower dyan, awareness ng top management, yung support, and at the same time, budget. Hindi pwedeng walang budget yan. Galit ka ba? Ayan. Correct? So, kaya ang nangyayari ngayon, paulit-ulit, no? Minsan ginagawa nila, tinatago lang nila dun sa WAF. Alam natin na vulnerable yung mga website, pero nandun na sa likod ng WAF. Eh, basically, pwedeng mabypass yan eh. Kung medyo mas matyaga-tyaga, no? At magaling talaga yung magtetest dun sa system na yun. Pwedeng mabypass pa yun. Hindi ka mapoprotektahan ng WAF 100%. There is a chance na pwede ka mabypass, pwedeng ma-encode yung request. No, pwede, yun nga, encoding and encrypt nila using different encryption and so on and so forth. No, pwedeng i-hash na siya pagdating doon sa likod at saka ma-decrypt. And then doon ma-execute yung mga scripts. Diba? So, hindi siya 100%. So, kailangan pa rin ng continuous feedback. Ganun kaganda din yung vulnerability disclosure program. Pero, vulnerability disclosure program is applied doon sa mga mature na yung organization to have that program, di ba? Kailangan pa rin ng manpower. Okay, hirap sa government, hirap magkaroon ng manpower kasi yung pagde-define pa lang ng job description kahit sa private hindi tama. Hindi ko naman nilalahat pero may mga nakikita ko na hindi tama. And at the same time, compensation. So, most of the time, mas pipili mo mag-private kasi, di ba, yung compensation. Maraming factors eh. Hindi natin masabi na isang factor lang siya. Maraming factor. So, yun guys. Yun yung mga nakita natin sa ano na to. Sa mga issues sa government website. Matagal na nangyayari to, paulit-ulit. Eh, ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Nagiging ano eh, nagiging question niyan na ano nangyayari, 'di ba? So ito is aking opinion lang at sa nakikita ko at basic experience ko, 'yan yung mga gaps na nakikita natin. Bakit naging paulit-ulit 'yan yung ganitong issues nila. So 'yun, to wrap up our topic to this discussion. So unang-una, lagi na hack ng government dahil hindi na ma-manage maigi yung mga application nila. Unang-una, walang data classification and risk management, and at the same time, walang manpower to manage yung mga softwares niya. Okay, kahit na malaki yung budget mo diyan, kung wala kang manpower na nandiyan, sayang yung investment ng agency or ng company. Okay? The next is yung parang nag-walk through tayo, overview lang sa application development and security kung paano. From planning pa lang, dapat apply ng security controls and so on and so forth. Meron ng
risk management, meron ka ng risk treatment dapat yan para ma-identify yung impact niya, wala sa mga breach, okay? From UAT and security testing, beta to alpha hanggang sa mag-release. At the same time, pag-release na, yun na, pwede na magkaroon. Kung mature na, mature na yung organization, yun, pwede na ang bug bounty program and vulnerability disclosure program. At the same time, change management. Yan na nakalimutan natin. Change management, isa din sa importante yan. Sa private, sa amin, sa mga na-experience ko, every time na may chine-change or ina-update sa application, may tinatawag na change management yan. Yun yung tinatawag natin privacy impact assessment. Sa planning pa lang, dapat may privacy impact assessment kasama na yan. So, sa change management, dapat din may privacy impact assessment yan. Kasi, i-identify ng governance and risk and compliance team kung ano yung change, ano yung mga affected na source code, ano yung affected na business function, and so on. Kasi, kailangan nila ma-identify yan kung related ba sa payment yung mga changes, related ba sa change password, related ba sa ganito. Kasi i-detail yan ng mga devs paano i-handle, ano yung mga changes and so on. So pag nakita na ng governance and risk and compliance team yan na, ah okay, may sapat naman na security controls yan, i-document nila yan. Kasi pagka nagpa-comply ka sa mga standard like PCI DSS, ISO 27001, hinahanap yung artifacts na tinatawag na yan. Yung artifacts na yan, yan yung documentation nung sinasabi mong complied ka sa certain security control. Pag wala kang document, wala kang artifact, hearsay yan, hindi ka makakomply. Diba? So, yun, isa pala, yung change management, meron tinatawag na yung privacy impact assessment. Ina-identify mo kung may sensitive information ba dyan na ipaprocess dun sa changes mo na tinamaan. Gaano ba ka critical yung pinalitan. Yan. So, yun isa sa additional na nakalimutan ko idagdag yung sa application development and security. Okay? You take note of that, no? So, buti naalala ko. Yung challenges, inisa-isa natin, yung mga top management support and awareness, budget, syempre, importante, manpower, dahil kung marami ka ng budget, wala ka namang manpower na mag-manage ng mga yan, eh, sayang yung investments mo. Sayang. Sabihin natin, mayroong mga managed security services dyan na inaano, hindi yan applicable to all. Ang alam ko, dahil, for example, sa defense ka, may mga defense contractor na hindi pwede yung mga ganyan, kailangan internally siya dahil may mga information na classified information na pinaprocess alone, kaya dapat internally develop yung capability na yan at hindi applicable yung managed security services na yan. So, yun lang yung example ha. For example, may mga ganoon. No, depende kasi yan doon sa agency or sa organization requirements nila. Okay? And then yun, manpower, recruitment, yan, kung paano ma-handle yung processes, procedures ng handling ng incidents, katulad yan, yung pag-handle ng triaging, investigation, and reproduce yung mga reports, and communication policy, paano magre-report yung mga security researchers, which is wala. Kung meron man, antagal mag-response. Kailangan pa namin maghanap ng kakilala doon sa agency na yan para lang ma-reach out namin yung specific na tao o yung tamang tao para pag-reportan niya. Yan. So, yan guys ang review na ginawa natin ngayon about doon sa mga nagiging incidents ng hacking. No? Eh, hindi lang to sa government, actually applicable to all from startup to a corporate organization and so on and so forth. So, maraming processes na kakaligtaan. Dahil nga, syempre, business function ang importante dyan. Ma-i-up na kagad yan. Makita at magamit na ng tao. Then, security is an afterthought once na na-breach na. Hindi nila sinama yan sa development phasing, planning. Isasama na lang nila yan at magkaka-budget na lang once na na-breach na. Doon lang nagkakaroon ng approval ng budget. So sana mabago natin yung ganong idea or ganong concept natin sa pag-improve. Dahil ang nangyayari ngayon is we're innovating backward. Right? Dinigitize mo nga, no?
nag-innovate ka nga, like yung registration mo sa papel na kung saan mo lang ilalapat nun sa lamesa mo na kung sino nakikita, dinigitize mo lang. Ginawa mo ng digital, automated siya, tapos kahit sino naman nakakakita dahil nga expose yung API, expose yung document, and so on and so forth. So, dinigital mo lang yung mali mo. And worse than pa dyan, mas marami nakakakita. So, if we do innovating or innovation, we need to think of it how you will protect the information. Kasi for example yan, nag-apply ka, may resume kang pinasa, no? Tapos, pinrent ng HR yung resume mo, binigay sa'yo doon pagdating mo doon sa interview. Pagkalikod mo, resume ng iba yung laman. Right? Ganun din. So parang nag-register ka na information mo, tapos at the back ng mga directory, expose pala. Diba? So parang dinigitize lang natin yung problema. Hindi natin ni-resolve yung problema. Dinagdagan pa natin yung problema. At the same time, may penalty pa ngayon dahil sa NPC. Right? So yun, always think of it, no? If we do innovation, we better put security at the level ng business. Hindi siya afterthought palagi na once na na-breach na lang at saka lang tayo maglagay ng security team. Magkano ba yung ganito? Buuhin na natin yung department na ganyan para mayroon tayo. Huwag naman po sana ganun. Dahil hindi mare-resolve yung mga ganitong issue kung panay-panay tayo palaging ganyan yung magiging issue natin. Hintayin muna natin ma-breach at saka lang tayo magko-comply. Okay? So guys, hopefully marami kayong natutunan dito sa video natin. And kung natuwa kayo sa ating content ngayon, please like and share this video and at the same time subscribe na rin po kayo and hit the bell button, no, para updated kayo sa mga bago nating content, no. So maraming salamat guys and hopefully maraming views to at feel free to share the video, no, para at least mas maraming ma-aware. Okay guys, maraming salamat. God bless.